natin ang series na ito na be doers and not hearers only. Alam nyo, pag pinabasa natin itong aklat na ito, para bang yung mga nababasa natin, parang alam na natin lahat kasi nararamdaman natin at nararanasan sa ating mga araw-araw na buhay. Kaya nga sinasabi ng marami na itong aklat ni Santiago ay a very practical epistle, no? Page 387 sa week sa Bagong Tipan. Okay? Ngunit mga kapatid, na hamak ay hayaang magmalaki sa kanyang pagkakataas at ang mayaman sa kanyang pagkaaba, sapagkat siya ay lilipas na gaya ng bulaklak sa parang. Sapagkat ang araw ay sumisikat na may nakapapasong init at tinutuyo ang damo at nilalagas ang mga bulaklak nito at nawawala ang kagandahan nito. Gayon din ang taong mayaman ay malalanta sa gitna ng kanyang abalang pamumuhay. Talata 12. Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya ay sumukna, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa kanya. Ito po ang salita ng Panginoon. Sa aking palagay ay pamilyar tayong lahat dito doon sa kasabihan na trials build you or break you. Trials make you better or bitter. Or trials can make you become a victor or a victim. Siguro pamilyar tayo dyan, ano? Dalawang bagay daw ang pwedeng gawin ng mga pagsubok sa buhay. Pwedeng itayo ka o babagsakin ka. Yan ang dahilan kung bakit si Santiago sa kanyang paglalahat ng kanyang sulat na ito, doon sa una nating pinag-aralan ng nakaraang linggo, ay in-encourage niya ang mga bumabasa ng kanyang sulat, particularly yung kanyang mga first readers, na hingin ang wisdom ng Panginoon. To ask for godly wisdom. At ano ba yung godly wisdom? As we defined last Sunday, it is an ability to respond to trials, pressures, difficult, and even annoying situation in such a way that brings glory to God and encouragement to the people around us. So, ganyan po dapat ang ating hihingi na wisdom sa Panginoon. Na yung karunungan na anuman yung dumating na sitwasyon, tutugon tayo na ang Diyos ay maluluwalhati at yung mga tao sa paligid natin, mga hamon. No? Hindi natin iisipin lang yung sarili natin, yung damdamin, o wala tayong pakialam sa damdamin ng iba. We have also to think of what people are expecting from us. Alam niyo ba kung bakit? It is because we are morally responsible in all our action. Regardless kung anuman yung sitwasyon na pinagdadaanan natin. Hindi man maganda yung sitwasyon, o maaaring yung sitwasyon na pinagdadaanan natin ay kaaya-aya, we are responsible to all our action, morally. Now, si Santiago, pinapaalala ko lang uli, na una nating pinag-aralan ito, eh, sumusulat siya sa mga tao na mga Hudyo na nangalat sa iba't ibang bahagi ng Roman Empire dahil sa tinatawag nating pag-uusig. Pero itong mga Hudyo na ito, na maaaring tumakas doon sa mga pag-uusig sa kanilang mga lugar, pagdating nila doon sa bago nilang tahanan, hindi naman sila nakaligtas eh sa mga iba't ibang pangliganit ng buhay, sapagkat maging doon sa palibago nilang lugar na tinitirhan, ay may mga hamon na kanilang kaharapin. Dito natin makikita na maaaring hindi tayo nakakaranas ng pag-uusig tulad na nararanasan ang ilang mga kapatiran natin sa ibang bahagi ng ating mundo. Pero tiyak ko, may mga mahihirap na karanasan na pagdadaanan ng ilan sa atin. No? At dito, kailangan natin ang karunungan
galing sa Diyos in such a way that we can respond to this situation that we can still maintain the sense of Christianity. Yung bang, ang Christianismo may sense pa rin in the eyes of the people who are watching us. Dito sa mga talata na binasa natin ngayon, sa aking palagay, hindi si Santiago nag-i-introduce ng panibagong paksa. Kasi kung titingnan natin, napakadaming nuggets of subject dito. No? Pero I think James is not introducing a new subject, but he is just expanding the issue of trials. Kanyang pinalawak dito ang usapin ng pagsubok. No? At sinasabi niya na yung pagsubok ang siyang nag-aalis ng seeming distinction, ng aniwi pagkakaiba ng mayaman at saka ng mahirap, ng mga taong aba o dukha at ng mga taong nakaaangat sa ating lipunan. Sapagkat kapag dadating ang pagsubok, dumadating yan sa lahat. Iba-iba lang. Siguro yung pagsubok na tinatanggap ng isang taong mayaman o nakaaangat, kapag ibinigay yan doon sa isang taong dukha, baka ikamatay niya. Kasi iba-iba yung dumarating. At sa mga ganong sitwasyon, kailangan ng isang taong maaaring nakaaangat sa buhay at ng isang taong nasa ilalayan ng lipunan ng tulong ng Diyos, ng wisdom ng Diyos, ng direction ng Diyos, ng intervention ng ating Panginoong Diyos. Not only that, brethren, poverty and wealth are the two things that can test a believer's faith. Alam niyo ba na kapag kayo ay dumating sa kahirapan, sinusubok niya ng pananampalataya niyo. Kapag kayo ay umangat sa buhay, no? Nakaranas ng karamihan, pagsubok din yan sa pananampalataya mo. Ano ang magiging response mo? Siguro sasabihin na iba, sana pastor, doon na lang ako sa pagsubok ng karamihan. No? Alam mo, hindi mo alam kung ano sinasabi mo. Sapagkat, sa totoo lang, marami nang nasinsay, nalilo, at lumayo dahil dumating sa nila ang isang maramihang buhay. Kaya, yun ang dapat nating tingnan. Ngayon, umaga, ay nice kong i-highlight sa atin ang isang paksa o isang mensahe mula sa mga talatang binasa natin. Ito po yun. Trials are the means for believers not to focus on earthly goods, but on future glory. Let me underscore that. Trials are the means for believers not to focus on earthly goods, but on future glory. And I have two headings this morning. Number one, let us look at the attitude to earthly treasures prescribed. And then number two, the aftermath of enduring trials promised. First, the attitude to earthly treasures prescribed. Now, pansinin natin yung mga salitang ginamit dito ni Santiago. Pinaniwagat niya yung dapat daw na maging ugali ng bawat mananampalataya. Mayaman man siya o mahirap man siya sa mga pagsubok o mga sitwasyon na hinaharap niya sa isang, tawagin sa Ingles ay paradox. Yung salitang paradox, narinig niyo na yan, a paradox is a statement that is true even though it seems a contradiction. Mga salita o mga pangungusap na totoo. Pero parang may contradiction. Let me give you an example of paradox in the Bible. Diba? Sabi ng Bible, meron lang iisang Diyos. Diba? Sabi ng Bible, wala pong question dyan. Walang sinasabi ang Biblia na meron tatlong Diyos. Iisa naman Diyos. Pero sinasabi rin ng Biblia na yung Ama ay Diyos. Yung Panginoong Jesucristo, ang anak ay Diyos. Yung Espiritu Santo ay Diyos. Pero yung Ama, hindi siya si Kristo. Si Kristo, hindi siya yung Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo, hindi siya ang Ama. Pero iisa lang ang Diyos. Yun po ay totoo. Pero merong aniwi sa lunga, sa lohika ng tao. So dito, gumamit si Santiago ng kitawagin natin ay paradox. Sabi niya, kayong mga aba na mga kapatid, kayong mga dukha. Sabi niya, magmalaki kayo sa inyong kataasan. Paano makapagmamalaki ang isang dukha o aba sa kanyang kataasan? Di ba paradox?
makita natin, una-una, believers, though poor, should rejoice that they belong to God's family. Now, walang duda na si Santiago, sa verse 9, ang ina-address niya rito ay mga materially poor. Maraming mga paliwanag ng mga commentators, pero kung titingnan natin yung sequence ng salita, verse 9, sabi niya mga dukha, verse 10, mga mayayaman. So, may kinontrast niya yun. So, tutuwin na ni Apostol Santiago rito ay ang mga materially poor. So, yun ang sinasabi niya rito. And lahat tayo, kahit na mahirap ka, dapat maging masaya tayo sa tinatawag na glorious promise ng Panginoon na hindi na tayo papabayaan. Na ipoprovide niya yung ating pangangailangan. Pero hindi maiiwasan, hindi ba? Minsan naapektuhan tayo kapag ino-observe natin ang mga tao na mas mukhang nakaaangat ang kanilang pamumuhay kaysa sa atin. Naapektuhan tayo kapag na-observehan natin yung iba kaya nilang bilhin dito, tayo hindi natin kayang bilhin. Yung iba kaya nilang magpagamot dito, tayo hindi natin kaya ng ganyan klase ng hospital, mahal. No? We're affected by that. Not only that, we are living in the world where people are being measured by the money and the things that they are accumulating. And that is the world that we are living. No? Narinig niyo na ba yung slogan? No, na sabi doon, he who dies with most toys wins. He who dies with most toys wins. Sa palagay ko, dapat palitan na yan eh. Pwede nating palitan na, he who dies with the latest iPhone wins. No? Eh, ano ba yung sinasabi ng slogan na yan? Sinasabi ng slogan na yan, anong mamamatay ka? Basta mamatay kang masagana. Basta mamatay ka, hindi dilat ang mata. Yan sinasabi na, di ba? Basta mamatay ka na maraming pera at nabili mo ang mga gusto mong bilhin. Pero kung i-analyze mo na gusto yung slogan, in my own thinking, that slogan can also be ridiculed to the wealthy. Na sa kabila ng iyong nakaaangat na kalalagayan sa buhay, you will still die as the poor. Di ba? Hindi naman mahaba ang buhay ng mga tao, mayayaman. Hindi naman, pareho lang maikli at mamamatay ka rin tulad nila. Isipin natin ang pinakamayayaman tao. Dito sa atin, dito na lang sa ating bansa. No? Ang dami, di ba? Na, siguro, hindi na mabilang ang pera nila. Pero, they will still die like the poor. They will still die like their servants. Now, ang tanong ay ganito, how can the poor boast in exaltation? Yan sabi ni James eh. Ang mga dukha o mga kaba o mga mahihirap ay magmalaki sa kanilang kataasan. Yan yung ibig sabihin niya. Parang strange yung salitang yan. Tulad na sinabi ko, parang paradox. Now, seen from the world's perspective, yung mga mahihirap, nasa sinasabi ng mga politiko, nasa laylayan ng lipunan, eh di ba mas madalas sila hindi napapansin, sila yung mga ini-ignore, sila yung mga pinapaniniwala, sila yung mga iniiwasan. No? Yan naman totoo eh, kasi wala naman pwede ipagmalaki ang mga mahirap. Wala naman pwede ipagmalaki ang mga taong aba. Pero, magkakaroon itong pagkakaiba kapag ang isang mahirap ay naging mananampalataya. Kapag ang isang aba ay naging Kristiyano, magkakaroon siya ng pagkakaiba sa ibang mga taong mahirap. At sa pagkakataong ito, meron siyang pwedeng ipagmalaki sa kanyang buhay. No? Kaya, ano yung ipagmamalaki niya? Ang key word dito, yung sinabi ni James na brother. Di ba sa Ingles? Let the lowly brother. Ano ba yung implikasyon ng salitang brother? It means, kahit mahirap siya, he belongs to another family. He belongs to an exalted family, to a heavenly family, to an eternal family, to the real royal family, the family of God. Maaaring hindi siya pinatanggap sa mga eksklusibong lugar,
dahil hindi siya member doon, di ba? May mga exclusive place na hindi ka makakapasok kung hindi ka member. O hindi ka makakapasok sa lugar na yun kung hindi membro ka ng ganitong lahi, ganitong clan, no? You will not be welcome. But for sure, he will be accepted in the throne room of the universe. Why? Because he or she is the son or daughter of the king of the universe. And their poverty could not negate or nullify that word. Gaano man kababa ang kalalagayan mo sa mundo, gaano man kadukha ang iyong sitwasyon sa mata ng tao o maging sa pakiramdam mo, mayaman ka sa laranang espiritual. At dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus, dahil sa nagkaroon ka ng kaugnayan sa daan ng pananampalataya doon sa ginawa ni Kristo doon sa krus, hindi ka na anak ng kapuutan, anak ka na ng Diyos. No? Hindi ka na anak ng kapuutan, anak ka na ng Diyos. At alam niyo mga kapatid, gusto ko lang i-remind ng bawat isa sa atin pag iyong sarili ko, yan ang pinakamataas na dignidad na pwedeng tanggapin ng tao sa mundo. Yan ang pinakadakila at mataas na dignidad na pwedeng tanggapin ng tao sa mundo. Diba sabi ni Santiago, chapter 2, verse 5, sabi ni Santiago, pakinggan niya, sinabi niya, makinig kayo mga minamahal ko, mga kapatid, hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian na kanyang ipinangako sa mga mga kapatid ko, ikaw, ngayon, maaaring hirap ng ganito, pambili mo, pambayad mo ng ganyan, at naiintindihan ko yan, at naiintindihan natin lahat yan. Pero isang bagay na dapat mangyari sa iyo, tingnan mo yung kalagayan mo sa harapan ng Diyos para mawala yung tinatawag na self-pity. Naawa ka sa sarili, naiinggit ka sa iba, nagkakaroon ka ng discontentment sa obscurity na meron ka. You rejoice. We rejoice that we are prince. Ang totoo tayo mga prinsesa, prinsipe ng isang kaharian walang hanggan. Maaari hindi ka pa nakakarating doon, pero yun ang patutuan. Sa mga old hymns na halos din na natin nakakanta rito, pero para sa pagkakatanda ko eh, mga isa o dalawang beses lang nakakanta natin dito sa church doon sa lumo doon sa dati nating place, yung hymn na I am a child of the king. No? Yung last stanza ng hymno na yan, nasa Trinity hymns yan eh. No? Yung last stanza sa ganito sabi, a tent or a cottage, why should I care? They're building a palace for me over there. Though exiled from home, yet still may I sing. For glory to God, I'm a child of the King. And no matter what kind or how much struggle you're facing right now, brethren, you are the child of the King, and therefore the best is yet to come. That's number one. Pero meron pang in-address dito, si Santiago. Sabi niya, believers, though rich, should stay humble, knowing that the worldly riches are fleeting. Knowing that the worldly riches are fleeting. Sa palagay ko, kinakausap ni James dito ay mga Kristiyano. At ito natin makikita, na kung ikaw ay mayaman, na Kristiyano, hindi contradiction niya. Kasi sinasabi yung mga nagsasabi, ay, among ka, ano ba? Parang contradiction niya sa pagiging Kristiyano. Hindi. It's not a contradiction, brethren. Alam natin, maging sa Biblia, may malingkod ng Diyos na mayayaman. Si Job, si Abraham, si David, si Solomon, sino pa ba? Si Boaz, yung napangasawa ni Ruth. Sa New Testament, si Joseph of Arimathea, doon nililibing. Yung katawan ng Panginoon sa Kristo, di ba? Saan pa? Sino pa? Si Lydia na negosyante sa panahon ni Pablo, si Philemon. Naalala niyo? Mayaman siya. Pero alam niyo, kahit ng mga Kristiyano na
meron pa rin temptation. Ano yung temptation niya? Yung mag-isipin mo na parang mayroong special treatment sa'yo. You are better off than others. Naramdaman dito yan. Bakit lagi silang hirap? No? Bakit sana kasi silang wala? Bakit sila lagi lumalapit sa akin? Parang mayroong, you feel like you're so special and better than the others. Alam mo, yung klase ng isipan na yan, kasi yan yung mindset ng mundo eh, na kinagagalawan natin. Nandito tayo sa isang mundo na ganyan ang takbo ng isip. Di ba? Pagka medyo mayaman ka, iba yung tingin sa'yo, mataas ang tingin sa'yo, o may special treatment na ibinibigay sa'yo, at yun din ang nararamdaman mo sa sarili mo. No? Eh, kung ganyan ang mundo natin, hindi naman maiiwasan na na-influensyahan tayo eh, ng mundo na ito eh. Yung parang, alam niyo ba yung tinasabi nilang the power of people movement? Ano yung power of people movement? Pag halimbawa, nasa isang lugar ka, tapos nakita mo yung mga tao, nakatingin lahat sa itaas, anong tendency? Titingin ka rin. That's the power of people movement. O kaya naman, nasa isang kali ka, naglalakad mo, isa, biglang may nasalubong ka, lahat tumatakbo. Na parang kang takot na takot. Ano gagawin mo? Takot ko na rin, di ba? Yeah, that's the power of people movement. This is, we live in this kind, in that kind of the world. Yung mindset nila ganun, hindi natin pwedeng alisin yung katotohanan na yan. No, mga kapatid? When everybody is glorying in riches, treated well, those who are in high position, they equate God's blessing only with money and adversity with God's displeasure. Sometimes, even the Christians who are wealthy, eh meron ganang ringdamdam. Kaya nga, ito paalala. Wala naman yata ng sobrang yaman dito sa atin, ano? Pero baka mayroong yumaman sa inyo ito. Pagdating ng araw, hindi natin alam. No? Pero ito paalala. Kung ikaw ay isang Kristiyano na kaaangat sa iyong